Ngayon mga Dabber Cuds, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw sa ating lahat. At muli, ito po si Jay Guevara TV para magatid sa inyo ng panibagong balita na naman at hindi kasinungalingan. So ngayon may mga pag-uusapan natin na isang sa mga host ng Itbulaga ang naglabas ng statement na naman. So babasahin natin yan, no? At para alam nyo. At bago ang lahat, no? Huwag niyo po kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at pati rin po sa aking Facebook page. Maraming salamat sa walang humpay na suporta nyo kay Jay Guevara. Thank you po talaga mga Kadaver Cuds. So ngayon, bago tayo mapunta doon sa main topic, is pag-usapan muna natin tong mga legit na ratings ng TVJ at pag-usapan din natin yung mga peking ratings, no? Na patuloy na kinakalat ng mga tauhan ng mga kalaban. So pag-usapan natin to mga ulupong na to. Ulupong talaga eh, no? So yung unahin natin ay syempre yung ratings na totoo, no? So ito po yung ratings na totoo. Ito bali sa pangkalahatan ng ratings to simula nung July 1 hanggang ngayon pong araw na to, no? So ang ratings po, unahin natin, no, ang Itbulaga or ang generic na Itbulaga, unahin natin. So makikita nyo yan dito, no, ang ratings po ng fake Bulaga ay 10% simula nung una hanggang ngayon. Nananatili po sila na kulelat pa rin or mababa pa rin po, no. So 10% ang kanilang ratings, pangkalahatan po yan, ha. Tapos sumunod po ang each showtime na ang ratings po ay 60%. Grabe, ang lakas. sorry. So ito, at ayun, nagahari pa rin po at nangingibabaw at hindi pa rin po malagpas-lagpasan ang ratings ng TBJ na nasa 95%. Oh, ito po ay finally first time in PHTV history, no? So ito po, legit po ito, hindi po ito kasinungalingan na ratings. So yun, diba, nandun na tayo sa totoong ratings. Mapunta po tayo sa mga faking ratings, katulad nitong Bailon ngayon. Ito pa, lagi talaga itong may patama sa TBJ, itong Bailon ngayon. Di ko alam kung anong meron dito sa Bailon ngayon at lagi niyang ginagawa ito. Sino ang nagwagi sa unang linggo? So sabi niya. So ito, ayon sa datos ng Kantar from July 1 to July 8, 2023, halos dikita ng labanan ng tatlong noontime show, one week, no, ratings. So sa pilot episode lamang nagwagi ang EAT ng TVJ. Pababa rin ang trend ng ratings nito after the pilot episode. Consistent ang ratings ng each showtime at Itbulaga. No, sabi niya, ang Kantar ay may malawak na TV kung saan sakop ang urban at rural, nabubulol ako, areas. Total first week July 1 to 8, 2023 is its showtime 6.87%. Ah, grabe, laki ah. tapos pumangalawa ang EAT na ang host ay si Tito Vic and Joey na 6.46%. At kulelat pa rin ang Itbulaga na 5.49%. Ito po, yan po, peki po yan. Huwag po kayong magpapaniwala dyan kay Bailon ngayon, ha? O, sa lahat ng mga makakapanood nito, huwag po kayong magpapaniwala dyan. Dahil wala po yung katotohanan. O, ito pa, isa niya pang pakalat, no? Ito pa, naglabas pa sa ng mga ratings, yung mga percent nung kada araw ata to. Oo, July 1, tawag dito, ito, July 1, 7.60%, yung show time to, ah. July 3, 7.00%, July 4, 6.50%, July 5, 6.40%, July 6 is 7.00%,
July 7, Friday is 7.30% and July 8, Saturday, 6.30%. Oh, it's showtime daw. Ito naman sa EAT. Oh, July 1 is 9.90%. July 3, Monday, 6.60%. July 4, Thursday, 60.40%. July 5, 6.10%. And July 6, 5.3%. July 7 is 5.40%. And July 8, 50%. 550%. So, sa Itbulaga, hindi na natin sabihin. Ito kasi yung pylon ngayon. Mapaano ito eh. Maka-showtime po talaga ito eh. No? Maka-showtime at Itbulaga. Lagi niyang inuuna sa mga ratings ang Itbulaga, ang Itshowtime. Na kahit hindi naman po talaga totoo. Sa totoosin nga po, na sobrang kasinungalingan nito is pati si, ano, pati si Batang Maynila tulit is binanatan niya dahil fake daw yung nilalabas na ratings ni Batang Maynila tulit. Pero yun po talaga rin yun ang totoo. Yun po ang totoo na, na ratings yung nilalabas ni Batang Maynila tulit. No, yun po yung totoong ratings. Hindi po yan kay Bailon. Fake po yan kay Bailon. Tsaka kay Sparkly, no, na page. Huwag po kayo magpapaniwala dyan. Mm-hmm. Dahil wala po yung katotohanan. Ano? So ito, mapunta na tayo doon sa topic natin. Na di umano isang host or dating host ay naglabas ng statement ukol or patungkol sa Tate Inc. or Halos Host. No? So dito naman naisip ko, di ba nung nakaraan nag-ano tayo na kung sino yung Judas sa TBJ, no? Napag-usapan natin yan. So sabi ko, hindi rin kaya na baka kaya niya to ginawa is para dahil nga sa ganung issue na mas kampi siya sa Halusos kesa sa TBJ. No. Malay natin, hindi natin alam, 'di ba? Yun sa atin lang naman ni hula lang na baka ganun nga. So ito no, sabi ng Abante TNT, tunay na tabloidista. Ayun, Anjo Eliana hindi sinisingil sa utang ang tape. Wow. Mayaman na pala. Mayaman na ba, Sir Anjo? Pabalato naman. So, ito yung pinaka-pull ano niya. Hindi na raw nag-aabol pa ang dating Itbulaga host na si Anjo Eliana sa pagkakautang sa kanya ng Tape Inc. Naging isa sa mga dabarkad si Anjo nang noon time ba reality show noong 1998 at nag-resign siya noong 2020. Tagal-tagal din pala ni Anjo, no? Namiss daw niya na araw-araw niya kasama ang mga double cards dati. Natutuwa naman siya na may bago ng tahanan ng TBJ at iba pang original na host ng Itbulaga. Sa accounting o pagbibilang daw ni Anjo ay may kulang pa sa kanya ang Tape Inc. pero pinabayaan niya na lamang niya para wala ng stress. Nakaka-stress pala yung maningil. No. Total naman daw ay marami dumarating na trabaho para sa kanya. Yun, sana all. Sana all, Anjo. Hinayaan ko na yun, Ate Christy. O, Christy Fermin. May edad na tayo. Magkakaroon lang tayo ng high blood. Ani ni Anjo sa Christy Fermin. So, meron pa dito? Meron pa. Matatanda ni Siniwala Titito Soto ang malaking pagkakautang ng producer ng EB kina Tito Soto and Joey De Leon matapos nilang kumalas dito. Sinabi naman ni Bossing Vic na sa isang interview na babayaran na siya ng tape. So dito naman, ewan ko kung bakit ayaw ng singilin ni Anjo. May point naman siya doon sa sinabi niya na ano, na bakit ano, bakit tawag dito? Bakit ayaw niya ng singilin? Siguro nga, baka ayaw niya ng may stress. At may posibilidad din po na baka kaya ayaw niya ng kunin yung pera doon
Or baka pinapalabas niya na ayaw niya nang kunin ng pera doon. Eh baka nakuha niya na rin naman, no? At meron din na isa na baka talagang totoo yung haka-haka ng ibang tao na talagang si Anjo ay maka-tape or makahalusos, hindi siya maka-TBJ. So hindi natin alam yan. So ito pa, may isa pa tayong video papanoorin. Ito na naman yung mga vlogger na si Raulo, no? Na kesyo ano-ano na naman. Kunasan nga ba daw si ano? Si Jose Manalo, kasi diba, napapansin natin, asan na ba si Jose Manalo? So dito kasi alam ko kasi kung nasan si Jose Manalo, no? Alam ko kasi. Dito titingnan natin tong video na to, baka mali-mali na naman yung nire-report, no? Maraming vlogger na gumagawa ng issue eh, para lang sirain ng TBJ. So hindi tayo papayag dun, diba mga cadaver cut? So panoorin natin, no? Panoorin natin ang full video. Alright. Hindi na napapanood si Jose sa iyo. Marami ngayon ang nagtataka kung ano nga ba ang nangyari sa komedyanteng si Jose Manalo. Hindi matapos bigla na lamang siyang nawala at hindi na napapanood sa bago show ng TBJ at legit number ka sa TV part na E80. Umas po nga ang... Grabe, no? Talagang pang-maretes yung content. Palihin natin. Tsang saling haka-haka tungkol sa tuloy na dahilan kung bakit hindi na makita si Jose sa E80. Isa na rito ay ang pagkakaroon ng malalang problema sa kontrata ni Jose sa Kapuso Network. Okay. Lihit sa kaalaman ng marami, kahit umalis na sila sa Ipo Lagana Team Incorporated, nanatili Kapuso si Jose dahil may maasyo siya sa GMA7. Ang haka-haka nga ay di umano'y umalis na si Jose sa E80 para tutungan ang bago ng show sa GMA na Battle of the Judges. Ipapalabas na ngayong araw ang Battle of the Judges kung saan isa si Jose sa mga judges. Kasama niya sa show si Naboy Abunda, Rhea Alonso, at GMA7 Senior Vice President Annette Gozon Valdez. Malakas na ang kilala ng marami na kaya wala si Jose sa E80 ay dahil ayaw nito maipit sa kaso ng TPJ laban sa team at GMA7. Kita mo si Raul talaga. Ay, nakaburo kayo pa fake news. Ba't, tsaka ba't madadamay si Jose doon? Si Raulo ka ba? Paano madadamay si Jose Manalo doon sa issue na yun? Ha? Eh, ano, TBJ at Halusos ang naglalabanan. Labas ang mga kuhos dyan. Pero yung pagmamalat, pagdamay nila sa TBJ, doon sila nagpapakita ng suporta. Hindi ano, ikaw tigil-tigil mo yung kaka-report mo na walang kwenta, ha? Kaya umalis na lang ikaw sa E80. Mga ipinalito malo kay Jose ay ang bagong mouse ng E80 na si Zombie. Samantala, ikinait naman ng ilang pass na kaya wala si Jose sa E80 ay dahil sinusundo raw nito ngayon ang mga dating house ng Ipulga gaya ni Ruby Rodriguez, Jimmy Santos, Julia. Anong tingin mo doon? Walang ano? Wala silang, hindi sila marunong kumanta ng TV5? Si Raulo ka. Ayan nyo guys, ito pala mga Adaber Cats, konting ano lang tayo. Yung mga host na magsisidatingan, unti-unting magpupuntahan yan. Inunti-unti lang, no? Kada araw siguro may mga pasabog na magaganap ang TBJ. So yun. Tinusunduran nito ngayon ang mga dating host ng Ipulga. Kaya ni Ruby Rodriguez, Jimmy Santos, Julia Clarete, Pia Guanyo at marami pang iba. Matatanda ang kamakailan lang ay masayang ipinahagi ni Ruby na dinalo siya ni Jose sa Amerika. Tagal naman, mga comment ng netizen. Okay, ano pa? Happy comeback po, legit Dabar Cards. Happy you see both Miss Ruby and idol si Manalo Dabar Cards. Ang ano daw to ng ano ng comment ng ano madla. Okay. Samantala, sinagot na nga ng EET host na si Wally Bayola ang isang netizen na nagtanong kung bakit hindi na napapanood si Jose sa EET. Pinabulaan lang ni Wally na umalis na sa EET si Jose. Ayon pa kay Wally, nagpabakasyon lamang umalo si Jose kasama ang pamilya nito sa Amerika.
at mabalik daw ito sa EAT sa mga susunod na araw. Si Jose Manalo po is nasa Amerika. Totoo po yun. Nasa Amerika si Jose. Pagkakalam ko, pinuntahan niya dun yung anak niya. Sinundo niya atay anak niya. At may mga pinaghahandaan show pa kasi si Jose. Si Jose Manalo. No? Alam, katulad nung Wow Mali. No? Na silang dalawa ni Wally Bayola ang magiging host. No? Kaya kayo, yung mga balibalita dyan na si Jose Manalo ay umalis ng TBJ or ng EAT ay nagkakamali po kayo. Hindi, wala pong katotohanan yun at hindi gagawin ni Jose Manalo yun. Eh kung yung 2 million nga na ino-offer ng alos sa kanya, tinanggihan niya. Yung ibang ano pa kaya? Yung ibang, yung TBJ pa kaya? Diba? Aalisan niya ba kaya yan? Eh dyan siya nakilala at sumikat. Alam nating lahat yan. Kaya huwag po kayo magpapaniwala sa mga fake news katulad ng mga binabalita na ibang vlogger. Ng ibang vlogger na walang katuturan yung kanilang mga binabalita na kesyo ang kung ano-anong issue na fake news ang binabalita nila nila sa inyo lalo't sa ratings at sa mga host ng legit Dabbercans, no? So yun, maraming salamat. Hanggang muli, ito po J. Guevara ulit at mabiyayang araw sa ating lahat. Ingat po kayo palagi and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at pakisuportahan din po ang aking mga tropa pits, mga utol, mga kaibigan, mga kumpare na sila Real Talk Chicago, Chris Ulo, ex-crew, and pakisama na rin po si Jake Magnus at ang iba pang mga defenders ng TBJ. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye.